State of the Nation Address sa Lunes, isa sa mga nakaabang na sektor ang transportasyon, partikular na kung may sasabihin ng Pangulo patungkol sa PUV Modernization Program. Balita natin ni Joseph Moro. Bago na ang istasyon ng EDSA Bus Carousel sa bandang North Avenue na nasa tapat ng Philam Subdivision at malapit sa isang bagong casino complex at istasyon ng ginagawang subway. Isa rin ito sa mga busway station na merong elevator para sa mga may edad at may kapansanan. Yun nga lamang, may mga nagbabasag na ng elevator na gawa sa salamin o kaya na may sinisira ang wiring. Ingatan po natin kung kulong siya at hindi nakikita yung tao sa loob, pwedeng pagmulan ng krimen ito. Isusunod na ang mga CR na i-re-require daw sa kumpanyang mananalo sa privatization ng carousel. Siguro magiging part yan ng terms of reference natin. Habang ang bus system sa EDSA inaayos, ang modernisasyon sa mga jeepney patuloy na sinasalubong ng pagkwestiyon. Tinawag yang palpak kaya ipoprotesta yan ang grupong Piston at Bayan sa araw ng State of the Nation Address ng Pangulo sa Lunes. Tatangkain daw nilang lumapit sa batasang pambansa. Sona, dapat malapit ang mamamayan doon. Talagang isusubok yon. Ang MMDA naman magpapakalat ng lampas 1,000 mga enforcers para sa Sona. Ayon sa MMDA, hindi naman daw buong araw na sarado ang Commonwealth Avenue dito sa Quezon City para sa Sona ng Pangulo. Siguro mga mid-afternoon namin isasara yung pong Commonwealth portion noon. Magkakaroon naman ng zipper lane, kaya kumbaga hindi total closure. Kabilang sa kinikwestiyon ng Piston ng Board Resolution ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB na pumapayag sa mga hindi umunoconsolidated na mga jeepney na magbiyahe sa ilang rutang konti ang jeep. Lampas 200 mga ruta umano ang mga may hindi nag-consolidate sa Metro Manila. Sa mga probinsya naman, mahigit 2,000 ang rutang konti ang nagpa-consolidate, pinakamarami sa Cordillera Administrative Region. Kukulangin yung sasakyan, low of supply of demand, mahihirapan sumakay yung mga pasahero. Pinabulaanan niya ng LTFRB, sadyang konti lamang daw ang mga tradisyonal na jeepney sa mga rutang nakalista. Kaya hindi makapasok o makabuo ng mga kooperatiba na 15 ang required na unit. Exempted sa consolidation, gawa ng hindi talaga nila kaya na mag-consolidate sa numero nilang 4 at pababa lang. This is the only exemption. Paliwanag pa ni Guadis, pinatatakbuhan nila sa mga kooperatiba nag-consolidate ang mga rutang walang nag-consolidate. Joseph Moro nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso Abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.